Guys, magandang gabi sa inyong lahat at happy sabong ulit sa ating lahat, ano? So, welcome back sa ating YouTube channel na Logis. So, ang i-discuss ko sa inyo ngayon today is kung paano ako pumili ng manok na tatayaan from the beginning. So, again, uulitin ko, yung favorite game plan ko is maghintay ako hanggang kalagitnaan ng laban saka ako papasok. So initially, mula sa umpisa, sisilip-silip muna ako ngayon ng mga laban. So sisilip-silip muna ako kung sino mga entries ang nananalo, kung sino mabibilis pumatay, kung sino mga abang, kung sino mga angat na manok. So sabi ko sa inyo, yung mga programa, pre-selected ko na yan. So minamarkahan ko na sila kung sino ang gusto ko talaga, kung sino paborito ko. And then, oobserbahan ko mula sa umpisa ang laban niya. Siguro mga 5 o 6 na entries lang yan sa ganyang derby. Uumpisahan ko na kaagad i-assess kung po pwede ko nga talaga silang pustahan kung kumikilos talaga ang manok nila. Kasi, makikita mo yan, mapapansin mo, sa katagalan mo sa pag-oobserba, sa panonood ng sabong, makikita mo talaga yung may mga entries na ang manok nila mabilis pumatay, may signature na palo sa taas. So ito, pag entry na nila, ako ang ginagawa ko, inoobserbahan ko ang paan nila kung nasaan pagbangga. Hindi naman sa paggaano, kaya lang, ang gusto ko kasi sa manok, malinis pumatay. Yung isahang palo, tamaan ka ng masakit patay ka, o kaya kahit nasa ilalim ka, yung paa dinideliver, binibigay. So kumbaga, may mapapansin kayong ganon, na pag ipinalo niya yung paa niya, kahit nasa ilalim siya, banggaan sila nasa ilalim siya, akala mo siya ang binitbit, paglapag siya ang patay, ang kalaban ang patay o ang kalaban ang sira. So isa yun sa pwede nyong mapansin. Kasi nga, sa dami ng laban na panood natin, minsan hindi lang tayo magre-rely sa pangalan. Ako naman, kaya ako tinatandaan yung mga pangalan ng may entry o kaya handler ng may entry kasi kinakabisado ko sila magpakilos ng manok, kinakabisado ko sila paano pumili ng manok, paano pumili ng fighting style ng manok. Kasi ang labanan sa big event, alam naman natin lahat marunong na yan, lahat magagaling. Pero meron pa rin kayong mapapansin na hindi malinis pumatay. Meron pa rin kayong mapapansin na mga entries na talagang signature nila, sporadic or wasak yung palo, sabog yung palo, na mapapansin mo na laging ganun ang palo ng manok nila. So pag napansin mo na laging ganun ang palo ng manok nila, pag nakalaban nila yung signature na palo ng manok na hinahanap mo, na abang na angat, na mabilis pumatay, na tutukurang ka kagad sa taas pagbangga, pwedeng lumamang yung isa. Pwedeng lumamang yung isa. So kumbaga, hindi naman ito 100% accurate, pero somehow, lumalamang pa rin. Kumbaga, kung matyaga ka lang, mapapansin mo yung mga pinakamaliit na detalye sa kilos ng manok, sa pagpaluan. Makikita mo, medyo makakalamang ka talaga. Kasi minsan, magkalaban, parehong sikat na pangalan. Pero, personal judgment ko, sa nakita ko sa mga laban nila, alam kong parehong pukpukan ang manok nila. So, pag ganong parehong sabog ang palo nila, hindi ko tatayaan yan. Kasi it's everybody's ball game. Kasi tandaan nyo, ang ibang sultada are just worthy for the pleasure of your eyes, but not worthy of your money. Ang reason kung bakit, hindi ka magkakapera. Malakas ang kaba mo. Kasi nga, it's anybody's ball game, parehong ratatan, parehong pukpukan. The same din, pag nagkalaban din, ang kinakategorize ko ng parehong magaling, pag parehas silang asintado, parehas sniper, parehas pumapatay sa bangga ng isang palo sa taas, hindi rin ako tataya. Kasi kumbaga nakakatakot eh. It's everybody's ball game. Kasi ang objective mo lagi, lumamang sa pili. Ang objective natin lagi, lumamang sa pili at manalo. So, personal judgment ko lang, wala akong ilalamang sa ganung seleksyon pag pareho silang magaling na naglalaban. So, kinakailangan sa analysis ko, sa judgment ko, kailangan medyo may lalamang sa kanila ng konti. So, mapapansin nyo yun. Along the way, kaka-observan nyo ng mga big event, mapapansin nyo, makikita nyo may mga entries ang mga handlers na consistent na ganun ang palo ng manok, ganun ang kilos, ganun ang galaw. Hindi sa swerte o kung ano paman, kundi kumbaga talent or skill na talaga nila yun.
na master na nila ang sistema ng pagpagalaw ng manok at pagpili ng manok na panlaban nila. Kaya nag-i-stick na sila doon. Either kukuha silang isang particular na bloodline lang para sa isang breeder lang, at ganun ang yun ang gagamitin nila. So ang fighting style iisa, ang palo iisa, ang pointing iisa. So na-achieve nila ang consistency. Although hindi naman, sabi nga natin, hindi naman 100% kasi may tari din ang kalaban, may discretion din, may palo din wild ang kalaban na pwedeng tumama na hindi maiwasan ng manok na tinatayaan natin. Kasi you may never know, kasi pag sobrang sharp ang manok, kahit na medyo bobo-bobo yan sa sparring o sa paluan, pag sharp siya, nakakakita siya ng butas na ipapasok niya talaga yung paa niya. So doon mo makikita na parang masasabi mo na hindi naman to ganito sa sparring, pero ganito pumalo ngayon. That is because na-achieve mo yung level of pointing niya. Na-achieve mo yung highest level ng peak niya na kung saan talagang papatay siya. So yun lang yung napansin ko sa mga labanan sa big event. Ganun ako mag-base sa mag-analyze ng consistency ng mga handler at mga entries. So hopefully one day ma-achieve nyo rin, ma-analyze nyo rin, ma-categorize nyo rin, may personal judgment na kayo sa mga possible na magkakalaban sa big event, kung sino ang ganito ang fighting style, kung sino ang ganyang fighting style, kung sino in the middle, kung sino ang lamang, kung sino yung ikakategoro nyo na level 1, level 2, or level 3. Kasi ako somehow, nagawa ko na yon. Although, sabi nga natin, hindi naman perfect, hindi 100%, kasi hindi mo pwede ipanalo lahat ng oras eh. Pero somehow, lalaman ka talaga sa panalo kung may basis, kung may analysis ka. At pag nasabay mo ng disiplina, somehow, medyo magiging magandang resulta, tataas ang level ng confidence mo, hindi masasaktan ang bulsa mo, at the same time, masaya ka nakikipagkwentuhan na naglilibang habang nananalo. So, there's nothing wrong. So, kumbaga, yun lang yung mga advice ko, no? From the very beginning, obserbahan nyo ang mga manok. Kahit na hindi sikat, makikita nyo pag mabilis pumatay. Kasi minsan, sa mga big event, nagpapalit ng entry name. Nagpapalit ng entry name. Pero yung may-ari, yung pa rin. So, you may never know. So, pag nakita mo na ganun ang palo, dalawa, tatlong laban na talagang mabibilis pumatay, matikas pumatay, pinapasok talaga niya ang paa niya kahit na matatigas yung kalaban niya. So talagang there's something good na ginagawa niya. Na perfect niya ang pointing, nakakapag-point siya ng matino. Tama ang selection niya sa fighting style ng manok. Tama ang bloodline na nakuha niya, nagka-cut talaga. Maayos ang tari. So all the factors are combined for him to win his fight. So, initially, first, second, third fight, makikita niyo na yan eh. Kung sino ang mga naglalaban na ganyan, na parang hindi mo siya masasabing purely luck or swerte. Kasi talagang pag pumalo ang manok niya, isahang palo lang, patay ang kalaban eh. So, ibig sabihin, nagka-cut ang manok, nasa tamang pointing ang manok, maayos ang selection niya ng manok. Kasi lahat ng mga big time, maraming selection ng manok yan eh. Maraming manok na ginagamit yan. You may never know, pero yun nga, sa judgment ko, pag nakukuha na nila ang rhythm, ang tamang pointing, ang tamang fighting style ng manok, tuloy-tuloy nakikilos ang pagpinasok nila sa labanan sa big event. Pag nag-umpisang kumilos ng matino. Unless otherwise, may mga pangyari kung ano pa man. Pero basically, yun ang mga papwede nyong abangan, yun ang mga papwede nyong tandaan. So again, i-recap ko lang ha. So from the very beginning, obserbahan nyo na kagad ang mga manok na mabibilis pumatay. 1, 2, 3 fights nila mabibilis pumatay. Angat na abang, na hindi dumadaan sa pukpukan. So yun ang consistency na sinasabi ko, na papwede nyong abangan, papwede nyong tayaan. Kasi ulitin ko na naman, maraming sikat na kilala natin, pero pukpukan talaga ang manok. May mga manok na may mga bloodline ng manok na talagang madami pumalo, sobrang galing, pero mababaw sumugat. May isa akong entry na nakita nung nakaraan eh. Paborito ko yung isa hindi gaano. Pero sa isa ako tumaya. Hindi ko tinaya ng paborito ko dahil ang paborito ko medyo matangkad at alam ko ang base blood niya. So tama nga ako, nung nagpaluan sila, yung paborito ko lamang sa paluan, lamang sa dami ng patama. Pero nung pinalo siya ng isa, since balance ang tayo, saka iba ang bloodline na alam kong malalim sumugat, nung pinalo siya, patay siya. So kumbaga sa ganung labanan,
talagang doon nagkakatalo, fundamentals pa din sa gamit na manok. So, yun lang. Isa yun sa mga dapat yung tandaan, and hopefully nakatulong ako sa pagdagdag ng knowledge para sa pagsasabong nyo online. Thank you. Abangan ulit ang sunod nating kabanata.